Hello guys, ito po nakikita nyo po yung ginamit kong plastic na pangsuklob is yung plastic po ng loam soil. Kasi saktong-sakto po siya dun sa na-recycle ko na seedling bag. Yung mga seedling bag ko po nasira na yung pinakang, ano niya, pinakang labi. Pinupi ko po siya sa kalahati. Hindi naman kalahati, almost kalahati po. Then nilagyan ko ng lupa, katulad po nito. Katulad nito guys, ayan. Diyan po ay recycle ko na kasi yung may mga sira-sira na po yung labi ng seedling bag. So dito po ako naglalagay ng ano ng aking mga punla nitong aking pandakaki. Tapos ayan po tinatakpan ko po ng plastic na ganito. So iwan ko siya ng mga 1 month tapos i-check ko siya pag may ugat na pwede na or hanggang 2 months po. Yan po yung pamamaraan ko ng kung paano po ako magparami. Ito po yung mga bag ng loam soil ganito. Pag meron pong ganitong butas, may singaw siya, ang remedyo lang naman po dyan ay lagyan lang po natin ng scotch tape or packing tape para hindi po siya sumingaw. So yun lang po para po tayo ay makatipid. Ilang recycle ko na po nitong aking ano na to, plastic ng loam soil. Kasi sayang naman po para hindi rin po tayo masyadong magkalat. Ayun lang guys, tapos ipakita ko sa inyo yung aking pong napatubo na ng mga ganyan na pandakaki na itatransplant ko na rin po sila ngayon. Ito guys yung aking ano loam soil, dinagdagan ko po yan ng ano ng rice hull na luma, then dinagdagan ko rin po siya ng vermicast. Tapos didiligin ko po siya bago ko po itanim yung aking pandakaki. Na ikakat ko pa lang po para fresh po siya. Sabay, diretso ko na po siyang itatanim dito. Tapos susukluban ko na rin po ng aking plastic na mga recycle. Ayan. Konting basa po para basa ang ilalim. Tapos guys, magkakat na po ako ng pandakaki. Kasi ang gagawin ko dun sa puno ng pandakaki ko kasi nasa gitna po siya, nakahambalang. Ang gagawin ko po, i-harvest ko siya, ipupunla ko siya today. Then, yung pinakang puno po niya, huhukayin ko, then ililipat ko po siya ng place. Huhukay po ako ng malalim kasi yung ugat po niya is malaki na. Para po, ililipat ko siya doon at na makalaki rin po siya ng maayos. Kasi po, dito sa pwesto niya, lagi po siyang nababangga. Tapos, natatambakan po ng mga kung ano-ano. So guys, halika na po. Tayo muna po ay mag-cut ng ating pandakaki na pang punla. So guys, ayan, kung nakikita nyo po, ayan, oh, kawawa po yung aking mother plant kasi tambakan po siya. Kaya po, ililipat ko po siya ng pwesto kasi gagawin ko pong malilim po kasi dito dahil po sa mga puno ng kawayan. Ayan po, nakita ninyo. So, maganda po siya na ano, lagayan po ng mga bagong tanim. Kaya po, bala ko po silang ilipat. Kasi nagiging tambakan din lang po ito ng kung ano-ano. Ito po, itanim na natin ang ating pandakaki. Madali lang po. Ayan po, nilinis ko po siya. Tapos, meron pa rin po siyang natirang mga dahon. Pero, sa experience ko naman po, nakailang patubo na po ako ng ganito. Tumutubo naman po ito. Ayan, tinutuso ko lang po siya dyan. Ayan, kahit medyo malaki po siya. Tumutubo po yan. So, dikit-dikit ko po siyang ginagawa kasi wala nga po ako masyadong space. Pero yun naman pong dikit-dikit na yan, halos ano naman po, kalahati naman po yung nabubuhay, mahigit pa. Mga 80% po yung nabubuhay ko. So, ganyan lang pong ginagawa. So, tinutusok-tusok ko lang po yan sa binasa ko na lupa. Tapos, tatakpan ko na po siya ng plastic, tapos pababayaan ko na po siya.
Ang kagandahan lang guys, yung ano po, tawag dito, marami po akong plastic, yung mga used. Kaya marami po ako nagagamit, hindi na po ako bumibili. Tapos yung mga seedling bag po, mga recycle din, yung mga sira-sira na po. Ngayon, di ko tinatapon basta-basta. Kasi po, nagagamit pa po sa ganyan. Una po sa lahat para, ano po, yung bawas kalat din po. Hindi yung tapon ng tapon, pwede pa naman. So, nakakailang recycle po ako. Pag yung talagang hindi ubra na, yung sira na, yun po, yun po yung tinatapon ko. Pero pag pwede pa po, ayan, tulad nito, kalahati pa yung pwedeng pakinabangan. So, ganyan naman po ang ginawa ko. Timlaan po ng ganito. So, ito pong last na ginawa ko, medyo marami po siyang dahon. Hindi ko na masyadong natanggalan. Pero yan naman po sa akin pong experience. Ay, tumutubo naman po siya. Kahit marami pong dahon. So, yun guys. Bali, nakatatlong seedling po ako ngayon. Tapos, may mga natira pa po sa susunod naman. Para hindi naman po sabay-sabay yung aking paglilipat. At ako rin po ay masyadong maraming tinatanim na inaalagaan. Tapos, ipapakita ko na rin po sa inyo guys yung aking... tumubo na ganito na ilang buwan na po na hindi ko naiilipat pa sa seedling na gagawin ko na po ngayon. So lalagyan ko lang muna ng plastic tong isa na to guys. So didiligin ko nga muna pala ng masaganang dilig. Ito po, didiligin ko po siya ng basang-basa. Basang-basang dilig kasi hindi na po ulit ito madidilig. Ayan. Although yung kanya pong lupa kanina ay binasa ko na ng todo, dinilig ko pa ulit siya ng todo. Then, siya po ay akin ang i-cover. Hahanap lang po ako ng available na plastic ng loam soil. Kasi ang karamihan po kasi ng loam soil ko guys ay nasa bahay nakatago. So, maghahanap lang po muna ako dito ng aking magagamit. So, ayan guys, oh, may malaking butas. Hindi po problema yan, sayang. Kaya po ating gagamitin pa. Isisave pa po natin yan. Lalagyan lang po natin yan ng packing tape or scotch tape. Para po magamit ulit. So, ayan guys. Isusuklod ko na siya dito sa aking pangatlong seedling bag. Itong ano po, seedling bag na ito, itong pangatlo, medyo mas maliit po siya dun sa naunang dalawa. So, maluwag po ito. Ang paraan ko naman po, pag ganitong maluwag guys, ginagawan ko po ng paraan, tinatalian ko na lang po siya ng straw dito sa baba para hindi po siya sisingaw. So, talian po natin to, itong isa na to, kasi po ay maluwag nga po yung ibaba kasi mas maliit po ng konti yung seedling bag niya. Mas malaki po yung loam soil plastic. So, maghanap lang ako ng pantali. So, ito guys, nakakuha na ako ng pantali. Ang gagawin ko, hindi naman siya kailangan sobrang matibay. Medyo maiksi siya, bubuhulan ko sa dulo, then hahatiin ko po siya sa gitna para po magkasya. So, para-paraan lang po sa mga bagay-bagay. So, ito guys, talian natin. Ayan, para silyado po siya, talian po natin. Tapos kung may butas man po ito, akin po itong lalagyan mamaya ng packing tape. Para hindi po siya sisingaw. Yun po namang eksakto lang sa bunganga ng ano. Pero kung gusto niyo pa rin pong talian, pwede rin po. Ako kasi hindi ko na po tinatalian. So ayan po, nakita niyo, sealed na po siya. Ayan po, kung makikita mo guys, ayan, natalian ko na siya. So, hindi na po siya sinaw. Ang problema ko na lang po is may meron po maliliit na butas. So, hindi naman po malaking problema yan kasi may scotch tape naman po tayo or packing tape. So, yun lang guys. Atin na po munang ililipat itong ating tatlong finished product. Tapos, ipapakita ko sa inyo guys yung aking napatubo na ng ilang buwan na ililipat ko na po sa ano niya, seedling bag po niya. Individual.
Ito guys, kung nakikita nyo po, ayan siya sa may puno ng kawayan ko siya nilagay nung nakabalot pa po siya ng plastic at nung tinanggalan ko rin po siya ng plastic, dyan lang siya nakalagay. So marami na pong namatay dyan kasi minsan po hindi ko nadidilig sa dami po ng aking dinidilig. Tapos ito naman po, nung nakaraang linggo, may bata na kumuha po ng kawayan, pinag-aapakan niya, ayan po ang nangyari, namatay po siya. So ito po yung merong natirang buhay. So ito po yung ililipat natin sa seedling bag kasi namumulaklak na po siya eh. So kailangan niya na pong ano, mailagay sa individual seedling bag. So ito guys, kunin na natin. Ito po, nakabaon na siya. Kaya kailangan ko po ng dalawang kamay. Ayan, natanggal ko na siya guys. Sa ispat na yan, dyan po rin natin ilalagay yung panibago po nating punla. Kasi dyan po sa side na yan, medyo ano po siya, yung kalahati lang po yung ano niya. Kalahating araw lang po, yung sikat ng araw niya sa umaga. Kaya hindi po masyadong mainit dyan. Kasi may puno rin po ng kawayan. Ito po, ililipat na po natin. Bubuhatin ko po isa-isa doon. So, yung isa po may tali, yung dalawa po wala. Pero, bago ang lahat po, siguro lalagyan ko po muna ng scotch tape, ng packing tape, kasi po may butas. Ayan po, nakikita niya. So, lagyan na po muna natin guys, para tapos na ako sa kanya. Ayan po, nailagay na natin sa gilid para hindi po siya masyadong magalaw. Huwag lang po may kukuha ng kawayan, maaapakan na naman po yan. So, kawawa naman. Kasi katulad na lang nito guys, tingnan ninyo. Ililipat ko na lang siya, pinag-aapakan pa. So, ayan, may natira naman pong ilang peraso, diba? So, ito po, ililipat na po natin itong ating ano, napatubo. Tanggalin po muna natin yung ano, mga dumi-dumi para mailipat ko na po siya.
Ayan guys, kung nakikita nyo po, ano, na ito namunga na siya, oh. Kasi ang tagal ko po siyang hindi na nailipat. Kaya hindi rin po siya lumaki. Pero ano po, nabuhay naman po halos kalahati sa isang seedling bag. Kasi sa sobrang dami ko nga pong inaalaga ang halaman, ito po napabayaan ko na hanggang ayan, oh, namunga na rin po siya dyan sa ano, pagkakapunla niya. Kaya ano po, talagang ililipat ko na po siya kasi sayang naman. Sayang yung pagod ko. Ayan, kung makikita niyo po, ay sobrang ano po ng ugat niyan. Sobrang makapal na po yung ugat niya kasi kumbaga po ay gumulang na po siya dyan. Siguro po mga kalahating taon na po siya dyan na nakatanim na yung na-open ko siya. Kaya ganito ko po siya tatanggalin. Para hindi po siya malanta. Medyo may lupa po rin po siyang ililipat. Ayan po. Kung nakita niyo po ang kapal na po ng ugat niya. Yung iba po ay mas makapal pa. Ayan. Kaya sigurado pong buhay na yan. Pero ang paglilipat ko po kasi hindi ko tinatanggal lahat yung ano, yung lupa. Meron din po siyang lupa. Para sigurado pong mabubuhay siya. Hindi na siya malalanta. Kasi dati po binubunot ko. Nabubuhay po yung iba po namamatay. So, ayan po, hinuhukay ko. Tapos, bahagyan lupa yung may tira pong bahagyan lupa. Ito na yung nailipat ko. Didiligin ko. Tapos, ilalagay ko po muna siya sa hindi mainit. Ito guys, diligin na po muna natin. Tapos, hanapan natin po siya ng lugar na ano malilim. Buti po today at umaambon. Pero bukas po kasi mainit na naman siguro yan. May tendency pa po itong malanta. Kalilipat lang kasi nagalaw po yung ugat niya. Sayang naman po kung may mamamatay pa. Medyo malalaki na po yan. Hanap lang muna ako guys ng ano, ng place na pwede sila. Yung guys, oh, nakita niyo. Ang liit lang niya. Ang liit lang niya, pero ang dami niyang ugat. Ayan. Tapos guys, ayun. Nasa ilalim ng lupa. Sa ilalim po dito. Diyan po siya galing sa ilalim niyan. Kinakamay ko pa naman siya. Nagulat ako. Kala ko ahas. Ayan siya. Escape na siya. Ayan. Pag nakita siya ng alaga o muning, napulagot yan.